Hello, good afternoon guys. Welcome to my YouTube channel, Roronova Soro PH ng Ragnarok Origin Invicta Guild Frontera 10. Gumawa ko ng minimal guide sa mga nahihirapan pa mag-claim nitong pang change job itong RIT. Marami sa atin nakapag-claim na. Tapos sa parts ko nahirapan ako no, to be honest. Nahirapan ako nung una kasi syempre yung iba mga nakakuha na tapos nag-guide sila pero ako masyado ako naging busy. So sa mga kapwa ko busy diyan na hindi pa nakakapag-claim. Shoutout kay Call Cash ng Akuma Guild dyan, ng Rocks, tapos ngayon siyempre nasa ano na kami ngayon, nasa Raw. So shoutout din kay siyempre kay Kera, ang guild leader natin, sa kay Kahaya, nagpapa-shoutout. Oh, shoutout sa iyo Lodi, mga Lodi natin yan sa Invicta Guild, mga guild natin. So yun guys, nagiging problema natin sa ating Discord, no? So sa Discord account natin kung saan nakalink yung main account natin. Ito hindi naka-activate, which is naka-lock. So kailangan maklik natin 'yan sa may account 'yan, no guys. Search niyo lang sa may account and then try niyo enter yung 2FA code. So kailangan alam niyo password nung inyong tawag nito. Syempre nung inyong Discord. So yung code na ibibigay sa inyo tulad noon, ika-copy niyo lang 'yan. Then yung iba kasi naghahanap ng authenticator, nagda-download pa sa Play Store. May mga bayad, guys. So punta lang kayo sa Google lang, Google Authenticator. Yan lang ang gamitin nyo, yung Google na yan. Tapos i-type nyo lang yung code na binigay sa inyo, tapos i-type nyo lang yung name nyo, and then i-okay nyo na. Then bibigyan kayo ng code nun, nag-iiba-iba yun. So yung ibibigay nyo yung code, yung ang itatype nyo dyan. Then makikita nyo, naka-enable na yan. So once na na-enable nyo na, ang next step natin guys is pumunta sa start. At syempre, i-click nyo ng i-click na to. Yung iba kasi nung una, hindi ko alam, yung click ako ng click dito, no? So, ito pala dapat. So, yun yung process. Yung iba kasi, yung kanilang Discord, naka-okay na, naka-enable na. So, sa parts natin, ang dami natin naka-disable. So, ito, once na okay na yan, i-click nyo. Pag blue, okay na yan. Intayin nyo yung mabigyan kayo ng parang job daw. Tapos, makikita nyo sa baba nitong start welcome guidance, makikita nyo na yung job rate, magkakaroon na yan guys sa ibabang baba niya. Once na makita nyo na yan, actually yung nagpindot-pindot ako doon, tumagal ako ng 2 hours mahigit, halos 3 hours. Ngayon makikita nyo yung job rate, nakikita nyo may blue sa baba, i-click nyo yung blue sa baba na yan. Once na na-click nyo yan, matik, bibigyan kayo ng code. So gumawa ako ng minimal guide lang to, no, para lang sa mga hindi pa nagkaka-claim. Pero syempre, ano bang purpose niyan kapag na-claim na natin? Ito yung code na binigay sa akin. So hindi niyo na yan magagamit kasi nagamit ko na. So para yan sa one at the time lang, one player lang yan. So yan yung code na binigay sa akin. Tapos ni-redeem ko yan guys sa in-game. Matik, pagpasok natin sa in-game, pag binigay na yan, pag-redeem natin, boom! Ayan, meron na tayong job change rate. So once na meron na tayo niyan, syempre palagi naman tayo habang buhay. Ito, wala akong balak gamitin niyan sa kung saan-saan, 'di ba? Pero syempre mahal 'yan, 1k niyan 'yan. So ang purpose niyan, tayo mga F2P, yung mga galawang F2P natin. Parang yung job monk no, no? Nung nilabas yung monk, nag-change job tayo sa monk, no? Tapos kinlaim natin lahat. Tapos hindi tayo makabalik dun sa main job natin. Kasi nangyari, nag-update si Ro. Pero dito ngayon, no, naulit ngayon, no. Hindi ko alam kung pagkakamali ba nila ito, pero dati kasi yung sa monk, na-over kasi na-over lahat, nag-change job sa monk, tapos kinuha lahat ng claim, tapos bumalik uli sa main job nila. Nangyari uli ngayon, guys, pwedeng-pwede. So masama makuha ng mga job rate na wala naman kayong balak mag-change job. Wala kayong balak mag-alke. Ako wala akong balak, guys, pero medyo pag binasa niyo yung skill niya na acid na acid grenade. Grabe, parang ang OP kasi pag binato ka ng 840% ng damage niya is tawag nito. Kapag kung bit yung tatamaan, bit type, which is tulad natin mga pali, masakit daw, masakit. Pero may nakapag-test damage na hindi naman ganun kasakit. Masakit lang tignan at basahin. Pero syempre sa parts ko, wala akong balak mag-alke. Paladin talaga ang pinupush ko. Balak ko mag-sacri build tapos convert sa devo build kapag kailangan. Pero pag hindi kailangan, sacri build. Tulad ng sinasabi ko, paladin ako sa sa Ragnarok, tawag nito, sa Rome, tapos sa Rocks.
Tapos ito sa Raw. Pero yung original dating Ragnarok na 2D pa lang, cynics ako doon, guys, na ano, na tawag nito, breaker. So yun sa parts ko ngayon, mas na-enjoy ko talaga Paladin, kasi syempre medyo tanky, pwede kang tumank tapos damage at the same time, napaka-solid no. So yun guys, pag nahubad na natin yung mga required na kailangan hubarin, pati yung sigil, yung runes no, matik, change job na tayo, gamitin na natin yung grit natin, then matik, lalabas tayo niyan sa in-game, tapos lalagin tayo uli. Pagbalik nyo, alke na kayo. So pagka alke na kayo guys, hindi ko na sinasuggest na magpakatagal-tagal pa kayo, enjoy nyo pa, kapain nyo pa, hindi na, matik, wag nyo nang galawin yung ikaw, kung medyo trip nyo mag-check yung mga skill, walang problema. Pero para sa akin, no, ito lang ang purpose ko, makuha ko lang lahat ng free na to. Ito lang, syempre F2P, 55ers tayo, lalong-lalo na sa mga kapwa ko, F2P na, gusto nyo naman yung inyong main job, wala kayong balak mag-change job. Or kung may inaabang kayong job, possible, huwag nyong gamitin. Kung sa future update, pwede. Pero sana kada may bagong job, no, may free change job. Hindi katulad ng sa Monk, 'di ba? Nangyari sa Monk kasi noon, pagkalipat mo ng Monk, nag-update eh. Pagka-update, hindi ka na makabalik sa Monk eh. Ay sa main job mo, may mga kakilala ko from mage nag-Monk, tapos pa after ng Monk, ayun, bumalik. Pero ngayon, guys, no, solid na solid, once na after nila magbalik, meron kayong 24 hours para bumalik sa inyong main job. Wala pong bayad diyan, libre. After ng 24 hours, may bayad na yan. So, dapat hindi kayo talaga magtagal dun sa yan. Kung di nyo naman trip ang alke. Pero, syempre, kung trip nyo yung alke, solid dyan. Mag-acid bump kayo. Pero, syempre, para sa akin, yung build na yan, mas yan sa mga spender talaga eh. Para biglang lakas talaga. So, sa parts ko, wala, Paladin talaga tayo at na-enjoy ko to ng sobra. So sana yung sa mga hindi pa nakakapagkuha ng job ritma, bigyan ko kayo ng minimal guide. Tapos syempre, ito ang purpose natin yan. Kung wala naman kayo balak gamitin yan, claim natin guys, napaka solid nung mga main reward. So yun guys, sasabihin ko nga pala uli, no, reset po lahat to. Reset ang main stat, lahat ng skill, baklas lahat ng main equipment. So kung kayo kailangan nyo ng skill points din ng bago or mag-build ng bago, kung meron kayong tatlong build dyan, ako may sakri ako dyan sa kadebo, so pare-parehas reset po yun lahat. So if ever na may error kayo, napakaganda nung reset kasi nga syempre libreng reset din yan, matik. So yun guys, sana makatulong tong video sa inyo. Pakiantabayanan ng mga susunod kong video na guys. So pakita ko na rin dito sa video na to yung aking tawag na to, skill tree na ginagamit ko sa Sakri, no? Sakri Hill po ang tawag ko rito. So kailangan ko pa rin ng skill ng hill. Sinasabi ko sa inyo, sa level ko ngayon, kailangan ko pa ng pang sustain, hindi pa sapat para bitawan ng hill. So parang ano lang din yan guys, kung LK ka, parang Lion's Roar lang din yan. So from Pali, pinaka Lion's Roar mo na lang yung solid hill na yan. So mas mataas ng konti yan sa Lion's Roar sa pag-heal. Pero syempre, nung LK kasi ako, ang kunat-kunat ko dahil sa Lion's Roar tapos sa Star Destroyer nun eh. Pero dito medyo lumambot ako nun. Pero ngayon nararamdaman ko ang tigas ko na kasi ang taas ng ng multiplier ng HP. So sa taas ng HP natin, plus may heal tayo, may mga regen tayo, solid. Kunatangki tayo. Tapos syempre, kailangan natin ng core ng pang-sakri, ng sa ganun. Mas less yung damage sa atin. Plus yung weapon natin, plus 14 na, no? Sa last video ko, nakita nyo naman, ipupukpukin ko na po yun. Nanggigigil ako ron guys. Bigyan nyo lang ako ng mga dalawang hampas na sapat na para doon ipapa-plus 15 na po natin yan. Pepersahin na natin yan. So nakikita nyo sa aking skill, gayahin nyo na lang sa mga solid na sakri yan. Kung kaya nyo ng heal, tanggalin nyo, ilagay nyo sa Spear Mastery tapos sa mount. So nasa inyo yan, sa akin wala po akong mount. So no mount ako sa Paladin ko. Mas sinusulit ko yung skill points. So yun guys, paki-suportahan ng YouTube channel natin guys, paki-like and subscribe, at syempre susunod na video ko, possible mag-test damage tayo sa Alke. Kasi nga sabi nila no, basahin niyo yung skill ng Alke, napaka OP, anti-tank yun, anti-tank. So gagawa tayo ng video. So thank you guys, paki
antabayan ang susunod kong video. Thank you. At lagi niyong tatandaan, sa porma ang lakas.